Hello guys, welcome to Line Table Screen Printing. So sa video na to guys, i-share namin sa inyo kung paano yung setup ng screen mesh stretcher namin. So tara guys. Ayan guys, so ito po yung setup ng screen mesh screen stretcher namin. So makikita nyo guys, napakasimple lang. So ang ginawa po namin dito is welding kami ng apat na ganito. So this is 1.5 by 1 square bar na dalawa, pinagdikit namin para makabuo ng 3 by 1 square bar. So yung haba nito guys nasa 10 inches. So 10 inches ganun din 'yan. So ang purpose nito guys, may pansin nito. Yan, mga turnin nila 'yan. Pwede natin patasan 'yan. Kasi ito yung magbabalance kung meron tayong screen. Example, maglalagay tayo ng screen. Pag padingin yung screen natin guys, pwede natin i-adjust yun para hindi siya magalaw-galaw na ganyan. Nag-warp ka ganyan. So, yun po yung purpose na guys. So, makapansin nyo, meron tayo dito ganito. So, ito na yung bang stretch natin guys. So, kung example, may screen tayo. May mesh tayo dyan. Papahigpitan lang natin to para matras to. So makikita nyo mamaya. Ayan. So ito, meron tayo dito ang angle bar. 1.25 by 1.25 angle bar yan. So nagbutas kami dito guys. Camera din ganito. Ayan, para mag-balance to. Pagpaginan natin, balance yan. So ito yung purpose na yan. Dalawang butas para malusot natin tong pang stretch na to. So mabibili nyo to guys sa Ace Hardware, ganito stretcher po to guys. So ayun guys, dinikit lang po namin sa mesa to, pansin nyo may clamp dyan. So, eto guys, meron tayo ditong goma. Kasi pag walang goma yan, mapupunit po yung mesh natin pag diretso lang sa bakal. Kasi masyadong matulis yung bakal guys. Ayan guys, ito pa din pala guys. Ayan dito. Ayan, nagkat kami dyan kasi may registration kasi kami eh. Pag wala kasi yan, pag dito tayo sa kabila, kasabit yung registration natin. So, nag-cut kami ng konting space dyan. Para kang hindi sasabit. Para saktong-sakto pa rin yung paglagay natin ng screen. Gagawa na tayo kung paano ma-stretch ng mesh. Tara guys, gawa tayo ang isang screen. Ayan guys, magta-try tayong maglagay ng mesh. Sample tayo guys. So meron kaming screen dito. Ayan. So tamang-tama lang guys. Kung meron tayong malaking screen, mas malaki pa sa size nito, pwede lang natin i-adjust to kasi hindi naman naka-fix to guys. Naka-clap lang siya. So pwede natin palawagan, pwede natin pahigpitan. So, yan po yung purpose ng pag-clamp dyan. So, meron tayong screen dito. Ang unang gagawin natin dyan, guys, is lalagyan natin ng bush secto itong top ng screen. Ito po yung pandikit na gamit namin. Yan. Bush stick po yung gamit namin, guys. So, first step natin is lagyan natin itong screen. Kahit konti lang, guys. Yung saktong wall lang para pakalat lang natin sa taas ng screen para pag dinikit natin yung mesh guys, may kakapitan yung mesh. Kasi pag direct screen natin yan, hindi po siya masyadong makapit guys. Kaya lalagyan muna natin ng konting boost stick lang. So, ayan guys, yan po yung unang step natin. So patutuloy na natin ng konti yan. Pag medyo natuyo na itong nilagay nating stick o rugby,
Nilagay na po natin yung mesh, guys. So, second step natin, paglagay ng mesh. Meron na po kaming nakat dito kanina. So, Nalapat lang natin yan dito, guys. Make sure na yung mesh natin is makasendro po sa pang-stretch natin. Itong angle bar. Make sure lang na madidikit natin siya dito, guys. So, next step natin dyan is paglagay ng pang-lock dito sa mesh natin. So, meron kaming ganito, guys. So, ayan po. Makikita nyo, meron din siyang goma. Kasi, may goma din dito. Kasi, pag dinikit natin yung mesh, guys, yung pressure na pag-stretch natin. Pag kuan lang, metal lang, mapupunit po yung mesh natin, guys. Kaya, kailangan natin goma may goma kasi malambot po yung goma. Ayan, guys. Lagay lang natin to sa mesh natin on top. Ayan. Make sure na medyo hindi na hold yung mesh natin. Ayan. Pag nalagay na yan, guys, mapapansin nyo meron siyang konting puwang dito. Para pwede mo siyang i-adjust ng konti. Next step na is lagyan natin ng clamp. Kaklamp po natin to, guys, para madikit po. So, pwede nyo i-clamp lahat yan. Or maglalagay lang tayo ng margin na at least 1 inches. So, make sure na mahigpit po lahat yung mesh. Kasi pag stretch natin yun mamaya, dapat makalock yung mesh natin, guys. Ito, bila naman. Make sure na mahigpit, guys. Kasi mag-stretch tayo mamaya. Dapat mahigpit yung pagka-sigit ng screen natin. Next step is, meron kami yung clamp dito na malaki. Yan. Sakto na po yung isang side natin. So, lalagyan po natin yung apat na side, guys. Ayan, guys, na dikit na po namin lahat yung mga clamp tsaka vice grip. So, make sure lang, guys, na ganito nyo madikit to. So, kung may clamp lang tayo, maganda nyo yung space nya. So, anin na clamp yan. So, make sure lang na may persa tayo dito bawat kan gilid. Para po, pag stretch natin nito, hindi po matibay po yung pagka-stretch ng mesh natin. So, yung pag-stretch nito, guys, ganito lang po yan. Yan, ilahin lang natin parehas yung dalawa. Pag medyo madikit na yan, yan, medyo madikit na yan, sa gilid mo naman tayo. Ito naman tayo, guys. Nakikita nyo, guys, unti-unti na i-stretch yung sari natin. Kabila naman tayo. So, alternate lang tayo, guys. So, mapapansin yung stretch dyan ng sari. Stretch lang natin to sa isang by gilid. Hanggang sa yung mesh natin, guys, may stretch siya ng toto. Yan, nakikita nyo, guys. Stretch siya. Yan. Medyo malambot pa yan. So, mag-a-adjust lang tayo dito lang, guys. So, gagamit tayo ng itong adjust dito. So, ayun, guys. Gagamit tayo yung screwdriver para ma-maximize po natin yung lock ng kuha natin. Sa paghigpit, guys, dandahan lang po tayo kasi masira po yung mesh natin pag sobra na yung pressure niya. Yan po lang pa yan. Huwag lang tayo sa isang part lang. Yung apat po, lagyan na kuhan po natin yung apat. So, kaya dalawa tong ganito namin, guys.
para yung pressure niya hindi lang isang ganito lang. Dalawa sila para mahati yung pressure ng pag stretch natin, hindi masisira. Kita nyo guys, medyo matibay na. So, tansyahan na lang to guys. So, ayan guys. Pwede na po ito. Matigas na po yung mesh natin. So, makapansin nyo naman. Ayan, sobrang tigas na yan. So, kung hindi pa kayo satisfied guys, adjust nyo lang lagi itong pang-stretch natin. Huwag lang natin pasobrahan guys kasi baka mapulit na yung mesh natin. So, ayan guys, na-stretch na natin yung screen. So, ang next step po natin is paglagay ng pandikit. So, gagamit tayo ulit ng Boostek. Muna muna guys, i-press muna natin yung screen. Since may nilagay tayong pandikit kanina, so, dikit lang natin yung mesh natin doon. Dandaan lang yung pagkuha natin, pag-press. Baka, dikit yung mesh natin. Pa-plot lang natin na kasi may pandikit na tayo kanina nilagay sa smooth screen natin. So, nalikit na natin yan. Ilagay na natin yung Boostek guys. So, maglagay lang tayo ng saktong dami lang. Yung saktong makalat lang natin yung Boostek sa mesh natin. So, paglagay nito guys, siguraduhin lang natin na makalat natin ng buo yung screen. Yung wood screen natin. Yung pwedeng paglapatan. Basta wag lang natin ilagpas masyado sa mesh natin kasi nalagay sa mesh yung pandigit, mahirapan tayong tanggalin mo. Importante dyan guys yung gilid guys, medyo mataas kasi yung panto niya, doon marami natin nalagay na pandigit. Nalagyan po natin lahat yung side. Ayan guys, nalagay na po natin lahat yung pandigit. Ayan, lahat ng side. So make sure lang guys na yung pinakagilid niyan nalagyan natin kasi dapat walang puwang yan. So ayos lang yan na maglagay ng konti dito, malagyan. Hindi naman na kailangan ng pinakagilid na yan. So ayun guys, pagkatapos malagay natin yan, antayin lang po tayo ng mga 15 to 20 minutes para pwede po natin siyang i-cut yung mesh. 15 to 20 minutes guys. And guys, tuyo na yung kwa natin. Yung nilagay nating Boostek. So, pwede natin i-cut dyan guys. So, pag-cut na, gamit na ng cutter. Cut natin yung gilid niya. Okay. Yung sa gilid lang yung cut natin guys. Para yun na matahan yung kinagulan natin. Hindi na kabilis yung gumawa ng screen. So this process takes at least mga 20 minutes siguro guys. 20 minutes meron na tayo. Ayan, matibay na screen. So ganyan po yung setup ng stretcher namin guys. So palabanag ko lang ulit. Yung importante dito guys is ito. Importante ito, tapos may kwantsa dito, butas para mahila. So, ayan po yung technique ng stretcher namin guys. So, pwede kayong makabili dito sa mga hardware. Yan. O sa Ace Hardware ba, o sa malapit na hardware sa inyo kung meron ganito. So, ang last step natin guys, meron na tayong ganito. Last step natin yan is i-staple natin gamit tayo ng gantaker. Para mas lalong tumibay yung screen natin. So, gagatawal po natin guys. Ayan. Just mga 2 inch difference lang. Pwede na. Gusto lang matibay talaga, 1 inch. Pwede na rin. Baba tayo guys.
Optional na to guys kasi matibay naman na yung matibay naman yung gooseneck, pero kung gusto nyo matibay talaga, gagantakan po natin. Ayan guys, na gantakan na po natin lahat. Ayan. So ipa-flat na lang natin yung so ayan guys, meron na tayong screen na matibay. Ayan po. So, ganun lang po kadali gumawa ng screen guys. Paglagay ng mesh. So, ayan po yung stretcher namin. Ayan, kung napanood nyo yung video guys, napalo nyo, pwede kayong gumawa ng ganito rin. Basta, yung importante lang yung pang-stretch natin na meron tayong ganito. So, ayan guys, dyan lang po magtatapos yung video natin. So, kung may natutunan po kayo, please click the like button and subscribe to our channel. Tapos pindutin niyo po yung bell button guys para updated po kayo lagi pag naglabas kami ng mga ganitong tutorial. So maraming salamat guys.